Nagbabadyang tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila habang papalapit ang undas. Ayon sa mga tindera, posibleng tumaas ng 20 hanggang 30 pesos ang presyo ng bulaklak simula bukas hanggang sa bisperas ng undas sa October 31. Pero para sa mga nagtitipid, may murang flower arrangement tulad ng tumpok ng puting rados na nagkakahalaga ng 100 piso lang. Ayon naman sa Department of Transportation, handa na mga pampublikong sasakyan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa undas. Kaugnay po sa presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Flower Market sa Maynila, puntahan natin ang isa sa mga unang reporter natin nang magsimula po ang sakto na nagbabalik para sa ating anniversary. Anong update dyan? Tita Lady Vicencio, welcome back! Yes, Tito Johnson, magandang morning. Ngayon nga na isang linggo na lang bago mag-undas ay nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang mga klase ng bulaklak dito sa Maydangwa sa Maynila. Ayon kasi sa mga nagtitinda dito ay mula noong weekend ay nagsimula na rin sumigla yung bentahan dahil meron na tayong ilang mga kapamilya na maaga nang bumili ng mga bulaklak at maaga nang bumisita sa mga sementeryo para maiwasan na makisabay pa sa dagsa ng mga bibisita sa undas. Kaya naman ngayon pa lang ay halos doble na ang patong sa presyo ng Malaysian mums at anthurium na madalas inilalagay sa mga flower arrangement. Mula sa 130 pesos kada bundle sa ilang mga tindahan dito ay 200 pesos na ngayon ang presyo ng Malaysian mums. Ang dating 300 pesos naman na pulang anthurium ay 500 pesos na ngayon. Pero kung puting anthurium ang balak bilhin ay mas malaking budget yung dapat ilaan dahil 500 pesos na ngayon ito mula sa 300 pesos noong nakaraang linggo. Ayon sa mga nagtitinda ay asahan na aabot pa ng hanggang 100 pesos ang patong sa presyo ng mga bulaklak dahil mababa ang supplies ng mga bulaklak ngayon mula Benguet. Mas mataas din ang demand ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon na mas mahigpit ang travel restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Siguro po ma'am yung presyo po ngayon tapos kung ikukumpara natin sa presyo ng undas, siguro po mga doble. Kasi hindi nila halos kayang suportahan yung bulaklak dito ma'am sa Dangwa na dinideliver nila. Yung nakaraan po ma'am na sumalan tayong bagyo, apektuhan din po yan ma'am. Tito Johnson, sa oras ngayon ay mangilan-ngilan pa sa ngayon yung mga namimili ng mga bulaklak dito sa Dangwa. Pero ayon sa mga nagtitinda nga ay asahan nga na mula October 27 o kahit bukas ay magsisimula ng unti-unting pumunta rito yung mga bibili ng mga bulaklak hanggang sa undas para nga bumili sila ng kanilang mga bulaklak na ibibigay para sa pagbisita nila sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay.